natin, makikita nyo parang glossy siya kasi may plastic, may shrink wrap. So yung rejuvenating set natin, sure kayo na hindi hindi magkakaroon ng human error kasi hindi siya mapapalitan ng laman. So if ever na magkaroon ng problem sa laman, manufacturer yung may problema or na nagkamali, diba? So yung iba kasing rejuvenating set, tayo mano-mano maglalagay. So ang problem ng ganun is kapag nagpalit-palit, ganyan, dob. Kasi iba bilog-bilog, diba? Halos magkamukha yung night cream sa day cream. So dito pa lang, pwede na natin ma-encourage yung mga clients natin na talagang dito pa lang sa packaging, parang ano na siya, sure ka na. And also, I think siya lang yung rejuvenating na ngayon sa market na merong shrink wrap. Then, pabuksan ko lang. Madali ko siya nabuksan kasi kinat ko na siya para madali. So, yung likod niya, gaya ng mga nakikita niyo. Yan, ganyan siya. Yan. So, meron naman siyang description. Tapos, yung procedure niya per bottle. Ganyan. So, iba siya doon sa ibang mga rejuvenating set. Also, andito yung manufacturing date saka expiration date. So, lahat ng products, kailangan laging merong ganyan para sure ka na safe yung product na gagamitin mo. And yung box niya is parang Maharlika type. Yun yung kiniklaim ko kasi ngayon lang ako nakakita ng box na ganito yung itsura. Usually, cartoon characters. Usually, mga more on pink, orange, red. So, kakaiba siya. And then, kapag i-open mo siya, yung nakalabel sa likod, yun din yung nasa tapat niya. Yan. So, ito yung facial wash. Yan. So, makikita niyo yung facial wash niya, bote. So, mayroon pa rin siya manufacturing saka expiration date. Also, may proper label siya. Yung ano niya, yung label niya, hindi papel. Okay? Hindi papel yung label niya kung medyo nahihirapan kayong tingnan. Pero plastic siya na nakaprint. Yan. Tapos, ang kagandahan kasi, di ba sabi, kiniklaim ni Ma'am Grace, yung ating representative. Ito ay soap-free. Bakit tinawag na soap-free? Kasi considered siya as mild. Yung mga ginamit na ingredients dito ay mild surfactant, meaning compatible siya sa all types ng skin. Kasi yung paggagawa kasi ng isang soap, meron siyang tinatawag na acid para mabuo yung isang soap. Well, caustic acid. Yung mga caustic acid na yan, siya yung ginagamit para mag-unclog saka yung sa mga bowl saka sa mga sink. So mataas yung pH level noon. Kaya yung iba, 'di ba, parang napapansin nila harsh yung soap or parang mahapde or makate, ganun yung experience nila. Hindi siya pwede sa mga allergy na tao. So ito kasi ang kagandahan nito sa ibang brands naman, meron siya hiwalay pa to doon sa rejuvenating set. Pero dito, magkasama na siya. Tapos, pag i-press mo siya, ganyan. Actually, dalawa lang. Dalawa lang. Safe, ano na siya. Kasi nasa siya sa buong face, sa neck. Yan. And then, ang after nyo na ma-feel is parang naka-dub. Parang naka-moisturize ka ng dub. Bakit? Kasi, pag binanlawan mo, madulas pa rin siya. Ganon. Also, pinaliwanag ni Ma'am Grace na ano yung tamang or proper way na pag-exfoliate ng skin. Sinabi niya na para magkaroon ka ng maayos na exfoliation, kailangan gumagamit ka lang, meron ka lang 28 days. But, ang ginawa nila for the exfoliant, ginawa lang nila na maximum 7 days. So, itong exfoliant na to is maliit lang siya, 15 ml. So ay ginagamit ko kasi 'to eh. Binutas ko lang yung ilalim para pag magpe-present ako may plastic pa siya. So ito may manufacturing date saka expiry date pa rin siya. Tapos itong exfoliant na to, yun nga sabi niya, ginawa lang nila 7 days para after 7 days magtutuloy-tuloy yung whitening pero hindi mo na ginagamit yung toner na masakit or mahapde na sa ibang brands
ang ginagawa nila, pinatutuloy nila hanggang maubos. Parang pinapakonsume nila yung isang buong bottle, which is hindi ganon advisable. Kasi the more na nag-exfoliate ka ng skin, mas lalong numinipis yung skin barrier mo. So, ang ginawa nila, isinama nila si toner. So, si toner, ito naman siya. Ano siya? Spray type siya. Yan, parang mist siya, pero toner. Actually, pwede mo siyang ganun-ganun eh. Kaya lang, kasi safe naman siya sa mata. But, syempre, kung may bulak, bulak na lang din. Also, yung pH level ng mga items dito is nag-around siya ng 5 to 5.5, which is very safe sa skin. Unlike sa mga bar soap sa ibang brands, alkaline, kasi siniset nila yung sa alkaline condition, which is nagpapataas ng pH level. Okay, so bakit natin kailangan gamitin yung toner? Kasi yung toner po, kapag nag-facial cleansing ka lang, so ang nangyayari, hindi naman lahat ng impurities mo natatanggal. So kailangan mo gumamit ng toner, but ang paggamit ng toner is after 7 days. Okay? Yung may tanong, mag-unmute lang po ha. So, bakit after 7 days? Kasi sabi nga po, first na gamitin lang natin is yung exfoliant for 7 nights. Wag day and night. So, 7 nights lang. Isang beses lang. And dinesign yung 15 ml na mauubos siya in 7 days. 5 to 7 days. Ganyan. So, after 7 days, etong toner, pwede nang day and night. Okay? After mo mag-facial wash, pwede ka na mag day and night ng toner. And then, sinabi din na itong ano natin, day cream is 10 grams. Ma'am, sir, nga pala, meron kasi nagtanong sa akin sa online, bakit daw ang laki ng tube pero 10 grams lang ang laman? Tapos parang nung tiningnan nila, parang kalahati lang. Yes, possible talaga yun. Kasi itong tube natin is hindi naman ganito kaliit. Yung 10 grams kasi sobrang konti lang talaga nun. Kung iisipin mo sa ibang brand, sa bilog-bilog, di ba hindi naman siya, yung pagkabilog niya, lahat yun meron. So sa gitna lang yun, di ba? And medyo mababaw. Ibig sabihin, design lang na medyo lumaki siya, pero all in all, yung gitna lang, and medyo babaw-babaw pa siya. So yun lang, 10 grams. Pero kung kukunin mo yung net grams nito, kung meron siyang pang net grams ng maliliit na volume, so makukuha niya 10 grams lang siya. Also, itong packaging na to is maganda. Why? Kasi kahit anong ganyan mo, di ba yung mga Colgate, Happy, kung anong klaseng toothpaste, pag ginanyang ganyan mo, nasisira siya. Sa akin kasi, kahit anong ganun ko, hindi siya nakaka-crack. Yun. Also, yung manufacturing date nandito din. Yan. Tapos, yung seal nito, nakaganto siya. Naka-silver. So, meaning, hindi siya matatapon-tapon or maglilik-lik dito sa may takip. So, pwede mo siyang sirain ng kalahati, then balik mo lang. Yan. Tapos, yung night cream. So, guys, ang tatanong ko sana ng question, since kakaunti tayo, ano yung tinatawag na serum doon sa 5 items ni Jane's Secret Skin Hero Reborn? Ito yun ha, yung night cream. Siya yung tinatawag na serum. Kasi baka may mabasa kayo dyan na dab serum and massage into your face. Makikita nyo sa box yun. So, tatanungin nyo ako, ma'am, ano ba yung serum? So, para maiwasan yung question, serum is the night cream. Okay? So, pump bottle siya. Pag sinabi yung pump bottle, ganyan, pinipindot lang. Ay, tapon, sayang. Tapos, yun. Ang mga question and answer natin before, kasi parang mahina din, so medyo ulitin ko lang ng konti, emphasize lang natin mga important. So tinatanong nila kung matatanggal ba yung melasma, dark spot, hyperpigmentation, which is ang sagot is yes. And safe siya sa oily face. For first timers, guys, ang nung first time ko, lahat kasi na rejuvenating set, ewan ko lang sa iba ha, pero talagang may mararamdaman kang hapde pag first time mo. Kasi ako, sa lahat ng ginawakan kong rejuve, hindi talaga ako gumamit. But for Jane's Secret, gumamit ako, kaya nakaramdam ako ng hapde. Pero in first, ano lang yan, in first third day o fourth day na yata yun,
Tapos ini-stop ko kasi parang sensitive yata yung skin ko. Ganyan, parang kasi hindi ako nag-patch test. But